So update mga sir, ito nga pala yung motor na ginamit ko sa ating endurance sa Yano ay endurance sa Lopez 600 km. So update ko kayo sa mga ginawa ko sa motor nito before endurance. So ang ginawa ko unang-una, in-upgrade ko yung aking front disc brake. Ginawa ko siyang disc brake po, yan. Convertible po siya. So ang ginamit ko diyan pang SYM bonus SR po. Sakto siya. So, nagdagdag na ako ng spacer na malaki. And then, nag-upgrade din ako bracket para sa mga ilaw. Yan. So, dito ko lang siya kinabit. Yan. Extension ng flat bar. Yan dito. So, nilagyan ko lang ng tape siya para hindi siya malog. At baka mabali yung bracket. And then, ang naging problema ko sa kanya. So, habang humahataw ako, hindi maiwasan po, maging flat tire tayo. Napako po tayo, yun. So, ang ginawa ko, nagbaon pala ako ng interior. So, ang ginawa ko, kinalas ko na lang siya. Ako na nagkabit. Then, naghahanap na lang ako ng apahanginan. So, sa hindi inaasahang pangyayari, mayroon pa rin pong medyo mabigat na pangyayari. Ito po, yung ating brake rod. Yan. Nagpalit po ako niya. Nasira po siya during endurance ko. So, yun yung dahilan kung bakit naabala kami ng 3 hours. Kahanap ng shop at naplat yung gulo. So, pangatlong problema ko na na-experience dito ay ito po. Yung nut natin dito sa may axle, konektado dito sa bracket ng tambutso. So, lumuwag siya. Ito, talagang nawala na siya. Nalaglag. So, hinigpitan ko siya. Then, talaga pong nalawag. Kaya pala yung gulong ko sa likod, pag nabanking ako, nasayaw. Yan, yun po yung naging problema. Isa pa sa naging problema ko dito ay itong signal light ko. Kung mapansin nyo, iisa na lang. Yan, ito mahigpit po yan. Mahigpit yan. Ito nalawag yan. No? Yan, mahigpit po siya. Yan. Maluwag lang. So, nangyari dito, natanggal yung tornilyo niya dyan. Nilaglag, tapos lumaglag dito habang nilanakbo ko. Nasunog pa nga po yung pinaka-ilaw niya. So, ito. Napaka delikado. So, mas maganda dito na lang ikabit yan. Kaysa dito. So, sa engine naman, ang preparation ko, syempre, change oil. So, ang ginawa ko dyan, ang lakas niya ay Makoto, then hinalawaan ko siya ng blue core na langis, yung pang-automatic. So, ang ginawa ko, kalahati nun at kalahati ng Makoto, siya yung sinalin ko dito sa ating motor. So, mamaya bubahayin ko yung makina para maparinig ko sa inyo ang tunog.